madalas namin sa pagsasaka, kung hindi kami mangutang ng kapital, hindi kami makapagtanim na maayos. Doon kami kumukuha ng pambuhay sa pamilya. Kaya nga lang, pag dumating sa panahon na anihan na, yung produkto namin, binibili lang ng mababa. Kaya yung nagiging puno, yung puhunan, hindi namin nabibigay, porsyento, kaya lumalaon yung nabibigay. Utang namin kapital sa nagpapautang sa amin. Eh ako, nagkikisaka lang ako. Wala naman akong sariling lupa na bubungkalin. Kaya nakikipagporsintuan na ako para may pandagdag sa gastusin. Eh may lugi naman. Kagaya ngayon, lugi kami. Ang nahati ko lang sa lupa, sa porsintuan ko eh, 7 kaban. Ah, anin mo yung 7 kaban sa 4 na buwan mong paghihirap. 4 na buwan mong pag-aalaga yun. Andahin talaga namin mahirap kami mga farmer. Kung gano'n naman katahas yung produkto ng agrochemical, sana yung mga inaani namin, huwag naman mababa. Magbigay sila ng fix na sa presyo, hindi, ang baba. Tapos pag niluwas na, napakamahal, mababalitaan, napakamahal. Mababalita mo sa TV, napakamahal. Pagdating dito, mura. Bibilin dito yung kamatis, 10 piso. Pagdating naman nila, mababalita mo, 60, 70. Ang kilo. Gano'ng kabigat dito sa amin. Kami tumatrabaho kami ang hindi kumikita. Kami nagpapakahirap. Eh kung wala kaming pagbes, wala naman tayong wala sila matitikmang na palay o gulay siya sa kabayanan, sa syudad. Kaya ang kawawa, itong mga pagbes. Itong mga negosyante, silang nabayama. Bibilin nila ng mababa yung palay mo. Eh yung mga negosyante naman, hindi naman binababa yung presyo ng bigas. Eh pagka ano mo naman, bibenta mo naman yung palay mo, bibili ka rin ng bigas. Pinaghirapan mo na bibili mo rin ng mahal. Dumating yung panukala ni Senadora Villar na rush tariffication law. Napako yung presyo ng palay. Kaya kaming magsasaka, napahirapan sa paano yung ginawa niyang batas na yun. Hindi naman nila nararamdaman yung mahihirap. Panukala ng batas, pang mayayaman naman. Talagang may pararating ko lang kung sino man ang mananang presidente dahil mababa lang tayong tago, tayo pwede kumita sa kanya. Pakinggan nila yung boses ng magsasaka. Dahil may tinig ang boses ng magsasaka. Na itatapon eh. Lalo na itong umi ni Duterte. Sinabi niya tutulong niya magsasaka pero hindi lalo nagira sa ginawa niya. Sana yung mga mananalo sa eleksyon, isa puso nila yung damdamin ng may hirap. Para malutas na yung kahirapan na habang tayo nabubuhay. Pahirap naman ng pahirap ang buhay. Saka mo lang malutas yung kahirapan mo pagka namatay ka na.